Magandang araw po sa mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. Ito naman po ang ituturo ko sa mga bago pa lang mag-aaral manahe. Ang pagkakabit po ng sinulid sa makina at ang pagpapatakbo. Para po yung mga beginners po ay matutong paano kakabit ang bobina, paano kakabit ang mga sinulid. Hintayin nyo po, may ayusin lang po ako. Ito na po yung bobina, ikakabit po natin na ganito. Yung sinulid po ay nandito. Yan po. Yan po yung sinulid. Kakabit po natin ng ganito. Yan. Lagay nyo po doon yung sinulid. Ngayon, kapayin nyo po dito. Yan. Pag tumunog po, okay na. Yan, nag-lock po na po yung ano natin. Ngayon, yung sinulid po, ito. Kakabit po doon sa itaas. Kakabit po doon. Diretso po dito. Ito. Ito po. Ito po yung papaano kakabit ang sinulid. Dito po. Ito. Ito po. Ito po ang pagkabit ng sinulid. Diretso nyo po dito. Yan. Tapos po, ilagay nyo dito. Yan. Dito na po yung sinulit. Diretso po doon. Dito. Dito. Ganun nyo po ikawit. Bago ilagay niyo po dito, mga mamsi, mga gusto pong mag-aral manahe, ito po yun. Yan. Magmula po doon, dito po, papasok niyo po uli doon, ipapasok niyo dito sa ganito, sa ganito po, bago ipasok niyo po dito. Ayan. Kailangan po nakakawit ito dito. Ayan. Nakakawit po dito bago to. At yung karayom. Ayan na po. Nasuot na po dito yung karayom. Baba nyo po ito at kunin nyo po yung sinulit sa ilalim. Yan po. Tapos, lagyan nyo po sa ilalim. Yan. Kuha po kayo ng sa mga beginners po, yung mga nag-aaral pa lang pong manahe, ganito po gagawin nyo. Kumuha kayo ng ritaso, pasadahan nyo po dito. Yan. I-on nyo po dito. Tignan nyo po ang aking paa. Para lang po kayo maglalaro. Ayan po. Dahan-dahan lang po. Ang hawak ng kamay ay dito. Para may alalay po kayo dito. May alalay po kayo dito. Ayan. Itignan nyo po ito. Tsaka ito. Yung mga beginners po, yung mga gusto mag-aral manahe. Ganito lang po yun. Yan. Tignan nyo po yung tapak ng paa ko. Tignan nyo po yung tapak ng paa ko. Mapaka-konti lang po siya. Yan po. Huwag nyo pong tatapakan ng mabilis. Sa mga beginners po, huwag nyo tatapakan ng mabilis. Ikot nyo po. Mag-try po kayo dito, yung pata po na ito, ipantay nyo po doon sa pasada para tumuwid po yung pasada nyo. Yan. Yung ito po, saka ito, yung sinulid,
Yun po ang guide nyo para maging tuwid. Yung pasada nyo. Yan po. Tingnan nyo po yung paa ko. Konti lang po ang tapak. Yan. Kung di pong tatapakan ng mabilis. Yan. Hanggang sa po matuto kayong magpaandar. Ngayon yung tuhod po. Subukan nyo yung tuhod para umangat po itong pata. Ikot nyo po uli itong retaso na pinag-aaralan nyo. Yung mga beginners po, ha, yung mga gusto mong tumapak at matuto sa makina, tingnan nyo lang po yung paa ko. Napaka, hindi po masyadong madiin. Ngayon, titingnan nyo po yung gilid. Pag dito po kayo sa side, ito pong pata na ito, titingnan nyo yung bakal na ito sa pasada para po tuwid yung pasada nyo. Yan po, yan. Dahan-dahan lang po. Tingnan nyo. At alalay itong kamay, alalay din po itong kamay. Yan, ganyan po. Kahit kung marunong-runong na, pwede na pong ilapit. Yan po. Yan. Ito na po yung kung magpa-practice kayo, yan na po para tuwid po siya. Yan. Ngayon, papatayin niyo po dito. Yoke niyo po dito. Ito. Ayan na po yung mga beginners na gusto pong mag-aral manahe at hindi pa po nakakatapak ng makina, ulit-ulitin nyo lang po yung video ko at huwag po kayong makalimot na mag-subscribe para po updated po kayo sa mga ituturo ko po. Marami pa po ako ituturo. Mananahi po tayo ng bedsheet, mananahi po tayo ng mga kortina, punda, mga uniform, at dadating din po tayo sa mga wedding gown. Ayan po. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe Mercy Almario in my YouTube channel. Hanggang sa muli po, sana po ay may natutunan kayo sa aking pagtuturo ngayon sa mga beginners na hindi po marunong manahe at tumapak sa makina. Ganun lang po ang gawin niyo. Hanggang sa muli po, see you po and God bless us all. Thank you po.